Ngayong araw guys, naisipan namin na magligo sa isang falls. Grabe, pagdating namin dito, nagulat kami sa ganda. Talaga namang mawawala ang problema at stress mo pag nakarating ka dito. Kaya nga naisipan na rin namin na dito mag-foodtrip at nagluto lang kami nitong inihaw na karne. Tapos ayun, kumain na rin kami dito sa may ibabaw ng bato. Kaya ayun guys, samahan nyo kami sa adventure namin ni Dugong dito papunta sa falls. At tara, foodtrip na rin tayo guys, kain po tayo. What's up sa inyo mga kanapadaan lang. So ngayong araw, samahan nyo kami sa panibagong adventure namin. Pupunta nga pala tayo dito sa kabilang barangay namin. Tapos guys, may papakita ko sa inyo. Ito oh, parang katulad lang nung aming treehouse ni Dugong, yung dagat na papasok. Tapos dun nga pala yung pupuntahan nating ball sa may gilikod ng maliit na bundok na yon. Kaya samahan nyo kami. Nagmotor nga lang kami hanggang dito sa may baba ng bundok. At dito lang nga titigil yung mga motor namin. At ayan, kung makikita nyo, napakalinaw ng tubig dito pa lang sa baba. Tapos marami na rin naliligo dito sa baba. Pero ang first target talaga namin ni Dugong, pupunta kami sa falls ngayong araw. Kaya ayun, ito na ang simula ng pag-akyat namin ni Dugong dito sa bundok. Grabe, mukhang mapapalaban kami sa lakaran ni Dugong ngayong araw. Buti na lang medyo maganda ang panahon at medyo mainit, hindi man umuulan dito sa lugar namin. Dito nga sa park na to, binabagkas na namin yung mga kabundukan. Napakalalak rin nga pala ng mga bato dito at biglang ngingiti na naman si Dugong sa harap nyo. Maya maya lang, sabi sa akin ni Dugong, medyo sumasakit na daw yung balakang niya. Sabi ko naman sa kanya, malapit na tayo, huwag kang mag-alala. Sabi ko, malapit na tayo mga lahat doon sa ating pupuntahan. Sabi niya sa akin, nangangawit na daw siya kung pwede daw magpahinga muna kami. Tapos habang magpapahinga kami, dito muna kami tumigil sa mga nagkokopras. Sino guys nakaranas sa inyong magkopras ng ganito? Sabi nila, masarap din daw kumain dito sa may koprasan. Pinakuha ko nga lang si Dugong dito ng tubo ng nyog. Alam nyo ba guys yung tubo ng nyog? Ayan, napakasarap niyan guys. Kasi nagugutom na rin kaming dalawa. At ayun, nag first bite na nga si Dugong, pantawid gutom namin. Tapos biglang namanghalang ako dito sa napakagandang puno na to. Talagang tuwid na tuwid talaga at sobrang taas pa. Pakicomment nga guys kung anong puno yan. Ito talaga guys yung mga adventure na hindi mo malilimutan. Dito nga sa part na to, nasa gitna kami ng kahuyan. Napakalalaki talaga ng puno. Apogi ko! Oh! 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 Di yung totoo! Oh! 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 May adyo! Grabe naman guys yung echo na bumalik kay Dugong. Sumigaw lang naman siya na pogi siya pero parang hindi nakisama yung kalikasan. Sabi nga ng mga taga rito na nakakasalubong namin na marami daw talagang unggoy dito. Kaso nga lang guys, biglang gumalaw itong halaman. Tiningnan ko, kala ko unggoy, si Dugong lang pala. Grabe, kinabahan talaga ako dun. At dahil nga napagod kami, nagpahinga muna kami dito sa napakalaking bato. Nakakagulat naman guys yung laki nitong bato na to. Parang isang buong bahay talaga. Tapos kung sisilipin mo dun sa loob, para siyang may maliit na kuweba. Kaso nga lang, baka may lumabas kaya hindi na namin tinuloy. Tapos guys, ang tawag nga pala dito sa kawayan sa lugar namin ay Chinese bamboo. I-comment nyo na lang sa baba guys kung anong tawag niyan sa lugar nyo. Abang naglalakad at nauuho na rin kami ni Dugong, may nadaanan kami ditong flowing water na napakalinis. Kaya ayun, dali-dali ko na rin nilinisan tong baso para makainom na agad kami ni Dugong. At grabe, napakalamig ng tubig. At mapagkakamalan mo na parang may rep sa loob. Tapos sabi ni Dugong, ganun daw uminom ang pogi, refresh na refresh daw. Pagkababa nga lang namin dito sa may sapa, may nadaanan kami ng bayod. Bayod kasi guys dito ang tawag sa lugar namin. Sabi nila masakit daw sa mata yung ihi niya, nakakabulag. At ayun na nga guys, nakababa na kami dito sa may baba ng sapa. Untigan pa nga ako ditong madapa sa part na to. At dito rin sa part na to, naririnig na namin yung mga bagsak ng tubig galing dun sa falls o sa talon. Tapos ito guys, ipapakita ko sa inyo yung isang napakaganda rock formation dito sa dadaanan namin. Talaga naman napakalalaking mga adobing bato niyan. Nakakatakot nga lang yan pag lumindol dito, talagang wala kang kawala. Tapos guys, kahit tirik na tirik yung araw, eh medyo madilim dito. Huwa kasi ng mga malalaking bato at malalaking kahoy sa taas. Pagkadating nga lang namin dito ni Dugong, ito agad bumungad sa amin. Ang napakagandang view talaga. Grabe, ang ganda naman dito. Malayong malayo ka doon sa mga tunog ng lato-lato ng mga bata na nakakarindi na araw-araw. Pag-akyat ko nga lang guys dito sa taas, may naliligo rin pala mga ibang tao dito. Naaalala ko lang tuloy bigla nung naliligo pa kami dito ni Dugong nung mga bata pa kami. Talaga naman kahit walang motor, inilalakad lang namin ito kahit napakalayo. Tapos kahit 15 pesos lang yung baon namin ng pera, goods na rin. Tapos ayan, umakyat lang kami dito sa pinakamataas at sabi ko tatalon kami ni Dugong. At eto na nga, umakyat na si Dugong doon sa may bato. Sabi niya doon daw niya gustong tumalon at ayan nga, sinimula na niya. Siyempre guys, hindi ako magpapatalo dyan at tumalon rin ako dito sa park na to. Umakyat lang ako dito sa medyo mababa at sumunod na rin agad ako. Grabe, napakalamig naman ng tubig dito.
Ito nga pala guys, yung isa sa tropa kong kasama. Ito kasi guys, ang mas kabisado at sanay dito, kaya sinama namin ni Dugong. Dito kasi guys, nakatira yung lola niya, kaya marami siyang kilala dito sa lugar na to, kaya sinama na rin namin. Tapos nakakamanghalang talaga itong agos ng tubig dito. Siguro sa sobrang tagal nilang umaagos dito, sobrang kinis na talaga nung inaagusan nila. Para talagang padulasan kung titingnan ninyo. Kaso nga lang guys, delikado dito maligo pag umuulan kasi lumalakas dito yung tubig. Kaya nga hindi pinapayagang maligo dito pag medyo masama ang panahon ng mga nagbabantay. Kasi guys, para pag-iingat na rin at safety na rin ng mga tao. Tapos ayun nga guys, dito sa part na to, naligo muna kami ni Dugong habang hindi pa kami nagugutom. Tapos ayun, ginawa na naman ni Dugong yung favorite style niya, yung sisisid dyan ng malalim tapos gigitlain niya kayo sa harap ng camera. Buti na lang guys, hindi namin pinlano to ni Dugong kaya natuloy, kasi kung pinlano namin to, naku, mukhang hindi to matutuloy talaga. After nga naming maligo, umahon na rin agad muna kami ni Dugong para makapag-ihaw nitong dala naming karne. Grabe, nung nalaman ni Dugong karne yung dala ko, tuwan-tuwa talaga siya dun sa likod ko. Hindi niya alam, inutang ko lang yun sa tropa namin at kami rin dalawa magbabayad. Ito nga pala guys, yung baon namin karne, iihawin lang namin yan. Minarinade na nga namin yan sa asukal, toyo, sibuyas at bawang. Tapos nilagyan na rin namin yan ng kalamansi. Grabe o, tuwan-tuwa na naman yung mukha ni Dugong dito at gusto na nga niyan tikman kahit hilaw pa. Sabi ko, wag na, mamaya na lulutuin na namin. Habang nag-iihaw nga kami dalawa dito ni Dugong, nilalanghap niya yung amoy at sinya siya ng sinyas, nakaina na daw. Kaya nga guys, grabe niyang hipan yung baga dito para mas malakas daw yung apoy at mabilis maluto. Grabe, pati ako nahahawa sa mga ngiti ni Dugong. Tapos eto na nga, naluto na yung aming inihaw na karne. May baon rin nga pala kami ditong isang pirasong mangga, panghimagas na rin namin ni Dugong. Tapos eto, nagplating lang kami ni Dugong dito. Habang nagpiplating ako dito, ay kumurit na naman ang kumurit si Dugong dito sa inihaw na karne. Kaya tara guys, samahan nyo kami magpudrip dito ni Dugong. Napakasarap naman kumain sa ganitong mga view. At pasensya na rin kayo guys, kasi ngayong araw iiinggitin muna namin kayo ni Dugong. Tapos guys, baka i-comment nyo na naman kung pinapakain namin yung nagka-camera sa amin. Aba syempre naman guys, pagpatay nga nitong camera ay siguradong susugod na rin yan dito at pupudrip na rin kami tatlo. Mga gustong makilala yung nagka-camera sa amin ay malapit nyo na rin niya makilala. Tapos ayun, balik tayo dito sa vlog natin at bumaba nga kami ni Dugong dito sa may tubig para mas masarap talaga yung kain habang nakalublob. At grabe, ngayon ko lang realize habang nagbo-voice over ako na napakarami palang ulam naming nadala ni Dugong, kaya pala siya tontuwa. Habang nagbo-voice over nga ako dito guys, nandito si Dugong sa gilid ko nagkakape. Sabi niya, kape daw po kayo. At sa mga nagre-request nga po pala dyan na si Dugong ang magbo-voice over ng vlog namin, sinusubukan po namin. Kaso nga lang guys, ayaw ni Dugong kasi tawa siya ng tawa, hindi siya makapagseryoso ng sasabihin. Mahiyain kasi guys yan si Dugong, shy type baga. Tapos ayun, after lang namin kumain ni Dugong dito, ayan, nagligo na rin kami dito sa napakalamig na tubig. Grabe talaga namang enjoy na enjoy kayo dito pag nakarating kayo. Tapos kasama nyo yung jowa nyo, mga kaibigan o best friend nyo, ay talaga namang perfect na perfecto para sa inyo. Tapos guys, dun nga pala sa mga nagchat-chat sa aming page, eh, hindi po namin kayo sinisin. Minsan kasi guys, hindi talaga kami makapag-reply, siguro pag naka-private yung account nyo. Bago nga kami umuwi ni Dugong ay napansin ko na may mga basura ditong iniwan yung mga ibang naliligo. May mga bote rin ng alak din na pag nabasag ay talagang delikado. Kaya sabi ko kay Dugong, lilisin na lang muna namin itong mga bote na to, ilalagay lang namin doon sa gilid para kung mabasag man hindi man makakasugat. Gusto sana namin dalhin pa uwian guys, kaso medyo malayo talaga to. Tapos ito naman mga plastic, ipisinilid ko lang dito kay Dugong sa sako. Grabe, meron talaga mga taong hindi dinadala yung mga basura nila pag naliligo dito. Nakakaawa naman guys itong kalikasan, eh napakaganda pa naman. Siguro guys, mas maganda nilang gamitin dahon ng saging tsaka bao pag kumakain para kahit di nila lilisin ay mabubulok na lang ng kusa. Meron din nga pala ditong screen ng ihawa na iniwan sila na pag natapakan nyo ay talaga matutusok kayo sa paa. Nakakalungkot naman guys na isipin na napakaganda naman talaga ng lugar na to, pero masisira to guys pag dire-diretso yung paggagawa nila ng ganitong ugali. Kaya sa lahat po na makakapanood nito na taga-Pola, pagliligo po kayo dito ay sana po dalhin nyo yung mga basura nyo. Kasi baka dumating po yung araw na marami na tong basura at hindi na tayo pwede magligo dito. Tapos ayun, after naming malinisan ng konti yung mga naiwan nilang basura dito, umuwi na rin kami. Pero dinara rin namin yung mga basura guys. Ayun, kapit-kapit ni Dugong. Doon namin guys, so itatapon sa taas. May nadaanan kaming sako doon. May basurahan doon sa taas. Kaya ayun guys, kita-kits na lang ulit. You know how we do. Siya kabo.